So, ang ating susunod na lesson ay patungkol sa finding the nth term of the geometric sequence. So, kagaya din sa arithmetic sequence, meron ding formula para mahanap natin yung nth term ng isang ng arithmetic sequence. So, ganun din sa geometric sequence. So, ito ay may logical pattern. So, ibig sabihin, meron siyang formula na pwede mong sundan para makuha mo yung hinahanap mong nth term. So, dun sa arithmetic sequence, ang ating finding the nth term, naalala pa natin, a sub n is equal to a sub 1 plus n minus 1 quantity d. So, itong d denote as the common difference. Yung nth term natin, pang ilang term yung hinahanap natin. And yung a sub 1 is the first term. So, sa ating geometric sequence, para mahanap natin yung nth term, so, so a sub n, yung hinahanap natin, kung pang ilang term yung hinahanap natin, a sub 1 times the common ratio raised to n minus 1. So, yan ang formula ng ating geometric sequence. So, kagaya nung dating lesson, paano natin na-derive ito? So, napanood nyo dun sa previous video na in-upload ko sa aking channel. So, dito naman is, paano naman na-derive yung itong formula ng finding the nth term of geometric sequence. So, magbigay ako ng example. So, yung example natin. So, si 1, 2, 4, 8, 16, so on. So, meron tayong sequence na 1, 2, 4, 8, 16. Check natin kung ito ay geometric. So, magiging geometric siya kung ang quotient ng magkatabing term ay pare-parehas. So, tingnan natin. Next term divided by the previous term. So, 2 divided by 1 is 2. 4 divided by 2 is 2. 8 divided by 4 is 2. 16 divided by 8 is 2. So, pare-parehas yung kanilang common difference. Ibig sabihin, ito ay geometric sequence. So, tingnan natin isa-isa kung paano siya nakukuha. So, ang ating a sub 1 is no other than 1. Ang ating a sub 2, ano kaya ang i-multiply kay 1 kaya nakuha si 2? So, nag-multiply tayo ng obviously, 2 ang ating i-multiply. So, si a sub 3, which is 4, bakit siya naging 4? 1 times 2 times 2. So, yung second term, papansin niyo ito. Ito yung second term. Yung mga previous term, nagmumultiply tayo ng common difference na 2. Common ratio na 2. So, ito yung previous, a sub 2, nag-multiply kayo ng 2. Susunod, si a sub 4, 1 times 2 times 2 times 2. 2 times 2 times 2 is 8. So, siya si a sub 4. So, ito yung previous term, nag-multiply ka ulit ng 2. So, a sub 5, ganun din. So, ito na yung a sub 4 natin. 1 times 2 times 2 times 2. Magmumultiply ako ulit ng 2. Ito yung previous term. So, kung titingnan natin, meron tayong nakukuhang pattern dito. So, kung isusulat natin to in exponential form. So, ito ay 1. 1 times 2. 1 times 2 raised to 2 kasi dalawang 2
1 times 2 raised to 3, 1 times 2 raised to 4. So raised to 1, ano kaya dito? 1 times 2 raised to 0, 2 raised to 0 is equal to 1, kaya 1 times 1 is 1 pa rin. So kung titingnan natin, tingnan nyo yung exponent. Ang exponent ay yung mag-minus 1 tayo doon sa term, kung pang ilang term siya. So ito ay 1, 1 minus 1 is 0. 2, ito ay 1. So ibig sabihin, n minus 1 yung ating formula dito. 3, yung third term, nag-minus tayo ng 1 kaya 2. Yung fourth term, nag-minus tayo ng 1 kaya 3. Fifth term, nag-minus tayo ng 1 kaya naging 4. So, ibig sabihin, ang exponent ng... So, meron tayong unique value dito. Yung una is yung... Ito, ano yung 1 natin? Si a sub 1. So, ito si a sub 1 times. So, meron din tayong unique value dito. Common value, which is 2. At si 2, alam natin na si 2, siya ay si common ratio. Siya yung lagi nating minumultiply sa lahat ng mga terms para makuha natin yung mga susunod na term. At yung exponent ay si n minus 1. Yung hinahanap nating term, bawasan natin ng isa. At yun yung magiging exponent ni common ratio. Kaya nakuha yung ating equation na a sub n is equal to a sub 1 times r raised to n minus 1. So, gamitin natin yung formula sa mga example. So, gagawa tayo ng mga examples dito. So, example number 1. So, kung meron tayong sequence, 1, 2, okay, kagaya na lang kanina, 4, 8, 16. So, hanapin natin si a sub 6. So, a sub 1, a sub 2, a sub 3, a sub 4, a sub 5. Si a sub 6, ano si a sub 6? Times 2, times 2, times 2, times 2, times 2. 1 times 2 is 2, 2 times 2 is 4, 4 times 2 is 8, 8 times 2 is 16, 16 times 2 is 32. Alam na natin na 32. Pero using the formula, kailangan i-prove natin na 32 dapat ang lumabas sa sagot. So a sub 1 times the common ratio raised to n minus 1. So, ano yung mga kailangan natin gawin? Kailangan makuha natin si a sub 1. So, given na si a sub 1, siya ay si 1. Susunod ay ang common ratio. Paano natin makukuha si common ratio? We divide the yung preceding term dun sa previous term. So, yung 2 divided by 1, kahit saan kayo kumuha dyan, kung napatunayan na common, kung napatunayan niya na geometric sequence, kahit saan kayo kumuha ng i-divide natin. 2 divided by 1 or 4 divided by 2. Pwede rin. 8 divided by 4. Pare-parehas yan dahil geometric sequence yan. So, 2. So, meron tayong common ratio na 2 by dividing yung dalawang magkatabing term. At ang ating hinahanap ay si a sub 6. So, ang ating n ay 6 minus 1. So, 1 times 2, 6 minus 1 is 5. And 2 raised to 5. So, limang beses kang magmumultiply ng 2. 2 times 2 times 2 times 2 times 2. So, ang sagot dyan ay 2 times 2 is 4. 4 times 2 is 8. 8 times 2 is 16. 16 times 2 is 32. So, si a sub 6 ay 32. So, tama. Kuha tayo ng ibang example. Ay, mas madali ito.
Say for example, meron tayong sequence na 2, negative 6, 18, so on. So, check muna natin kung ito ba ay geometric o hindi. Negative 6 divided by 2, 18 divided by negative 6. Dapat parehas. Negative 6 divided by 2 is unlike sign, kaya negative. Negative 3. 18 divided by negative 6 is negative 3 pa rin. So, geometric. Ang common ratio niya ay negative 3. So, ang hahanapin natin ay si a sub 5. So, yung fifth term. Ano ang value ni a sub 5? So, alam na natin ang common ratio ay negative 3. If we multiply negative 3 by 18, so, ang ating fourth term ay magiging negative 54. And negative 54 times negative 3. So, negative times negative is positive. Kaya, 162. Alam natin na 162. Positive 162. So, tandaan nyo yung sign. Positive 162 ang fifth term. So, kinuha natin yan by multiplying dun sa, minumultiply na natin yung common ratio. Pero we have to prove na yung equation ay tama. Dapat ang lalabas na sagot, ang a sub 5 natin or yung fifth term, dapat ay si 162. So, a sub 1 times the common ratio r n minus 1 raised to n minus 1. So, substitute na natin. Ang a sub 1 natin, syempre yung first term, si 2 times. Ang common ratio natin ay si negative 3. Negative 3 quantity raised to n minus 1. Ang n natin ay si 5. So, 5 minus 1. Simplify, a sub 5, 2 times negative 3 raised to 4. So, negative 3 raised to 4. So, tatlong, apat na negative 3 na i-multiply. So, negative 3 times negative 3 times negative 3 times negative 3. So, negative 3 times negative 3, parehas na negative, kaya positive 9. Negative 3 times negative 3, parehas na positive, kaya 9 din. 9 times 9 is 81. And 2 times 81 is 162. Ayun. So, tama yung ating formula. So, using this formula, kahit si a sub 10 pa yan, pwede mo siyang makuha. Hindi mo pa minumultiply yung common ratio, pero alam mo na kung sino si a sub 10. So, hindi mo na kailangan isa-isahin na i-multiply si negative 3 hanggang sa maabot mo ang 10th term. Pero by using the formula, alam mo na kung ano yung value ni 10th term. So, yan ang ating finding the nth term of the geometric sequence. So, susunod naman na i-discuss ko is about dun sa geometric mean. Paano natin makuha naman yung mga middle terms ng ating sequence? So, say for example, merong ibinigay na term at hahanapin natin yung mga nasa gitna. So, isang example dito, kunin na rin natin sa ating module. So, meron tayong sequence, binigay yung ating first term. Ating first term ay 2, 18, so on. So, hanapin natin yung si a sub 2. So, alam natin ito si a sub 1, yung first term, second term, third term. So, kung given si first term and third term, paano natin sasagutan yung ating a sub 2? So, syempre, ang problema natin ulit dito sa ating problem, wala tayong common ratio. Kung alam lang sana natin si common ratio, makukuha natin yung sagot. Pero may mga ilan sa inyo matatalino talaga.
By trial and error method, kaya nyo nang makita kung ano yung sagot. Pero nasa mathematics tayo, kailangan may solution palagi. So, pumunta na tayo sa ating solution. Paano ko makukuha si a sub 2 given si a sub 1 and si a sub 3? So, syempre, by using the equation a sub n is equal to a sub 1 times common ratio raised to n minus 1. So, isubstitute natin si a sub 3. Siya ang magiging a sub n natin. At si a sub 1, given na 2. So, ang hahanapin natin dito ay si common ratio para makuha natin si a sub 2. So, a sub 3. So, substitute natin. Tapos, magiging a sub 1 times r raised to 3 minus 1. So, yan. So, ang value ng a sub 3 natin, walang iba kundi si 18. So, 18 is equal to a sub 1 is 2 times common ratio 3 minus 1 is 2 minus, 3 minus 1 is 2. Okay, so, tanggalin natin si 2 dito. Since ito ay multiplication, pag inilipat natin siya sa equality, sa kabilang side ng equality natin, of course, kailangan natin mag-divide ng 2 para matanggal si 2. So, cancel, cancel. R squared is equal to 9. So, si 9 ay isa sa mga perfect square. Kaya pag tinanggal natin si squared, so, para matanggal natin si square, kailangan nating mag-square root. So, square root of 9. So, tandaan nyo lagi, merong positive, negative. So, square root of 9, ano ang number na i-multiply sa kanyang sarili ng sagot? I-multiply sa kanyang sarili, ang sagot ay 9. Of course, si 3. Positive, negative, R. So, ang ating common ratio, meron tayong dalawang value na common ratio. Pwede siyang positive 3, pwede siyang negative 3. Okay? So, meron instances talaga na magiging dalawang ating sagot. So, depende yun sa ating sequence. So, may mga iba na dapat isa lang. Pero, dito sa ating scenario, dalawa ang nakuha nating common ratio. So, tanggalin ko muna to. Hindi pa tayo tapos dahil ang kinuha lang natin ay ang common ratio. Hindi pa natin alam kung sino si a sub 2. So, balik tayo dun sa formula. A sub 2, a sub n is equal to a sub 1 times r raised to n minus 1. So, substitute na natin a sub 2. Hanapin natin si a sub 2. Ang a sub 1 natin ay si 2. Alam na natin si common ratio. Unahin natin si positive 3. 3 raised to n minus 1 is, ang n natin ay 2. 2 minus 1. 2 times. 3 raised to 1. Alam natin, 3 raised to 1 is 3. Simply 3. 6. So, 2 times 3 is 6. So, ang a sub 2 natin, one of the value ng a sub 2 natin ay 6. Pero kung si negative 3 ang common ratio natin, so, dalawa ang possible na sagot na a sub 2. So, ibig sabihin, dalawa yung possible na sequence din natin. So, substitute naman natin yung negative 3. A sub 2 is equal to a sub 1 times r raised to negative 1. A sub 2 is equal to 2 times negative 3 raised to 2 minus 1. A sub 2 is equal to 2 times negative 3. 2 times negative 3 ay negative 6. So, ang ating a sub 2, kung ang ating common ratio ay negative 3, ang makukuha nating a sub 2 ay si negative 6. So, ang possible na sagot sa ating problem dito ay it's kung si if the common ratio is positive 3, if the common ratio is positive 3, then a sub 2 will be positive 6. But if the common ratio is negative 3, our
a sub 2 will be negative 6. So, yun. Another example. Last example sa ating geometric mean. What if kung ang ating sequence ay first sequence natin, 5, may nawawalang dalawang term. At ito ay 135. So on. So, hanapin natin yung dalawa na nasa gitna ni 5 and 135. So, hindi pa natin alam ang common ratio. Yun lagi ang problema natin. Kung alam ko lang ang common ratio, masasagutan ko na itong dalawa eh. So, given yung first term and yung fourth term, i-substitute natin siya ulit dun sa ating formula na a sub n is equal to a sub 1 times r raised to n minus 1. So, ang magiging a sub n natin, walang iba kundi si a sub 4 or yung fourth term natin. So, a sub 4, a sub 1 times r raised to 4 minus 1. So, ang a sub 4 natin is walang iba kundi si 135. Ang a sub 1 natin ay si 5 times si common ratio. Ito yung hinahanap natin, raised to 3. So, para matanggal si 5, anong gagawin natin? We have to divide both sides of the equation by 5 siyempre. Para makancel si 5. Dahil multiplication yan. So, pag inilipat natin siya sa kabilang side ng ating equality, kailangan division. So, vice versa. Kung division siya, ililipat, magiging multiplication. So, 135 divided by 5. Ang sagot ay 27 r raised to 3. So, alam natin si 27 ay perfect cube. Sino siya? So, kung kukunin natin para matanggal si 3, si raised to 3, kailangan natin mag-cube both sides of the equation. So, cube ni 27, r is equal to, so ano yung man number na i-multiply sa kanyang sarili? 3 times, ang sagot ay 27, si 3. So, 3 times 3 times 3, ang sagot ay 27. Kaya si 27 ay perfect cube. So, nakuha na natin si common ratio. Kukunin na natin yung dalawang term. So, hindi ko na siguro isa-substitute dun sa equation. Dahil alam nyo na. I-multiply lang natin ito sa 3. So, r is equal to 3. So, ang common ratio ay 3. Kaya 5 times 3, ang sagot ay 15. Mag-multiply tayo ng 3. 15 times 3 is 45. 45 times 3 is 135. So, ito yung missing terms natin. Si a sub 2 and a sub 3. So, hanggang dyan lang muna. At alam ko, may napulot kayo kahit kaunti. So, okay. Sagutan lang natin yung isang problem dun sa inyong module. Page 9. Explain ko lang sa inyo ito. Dahil maganda yung problem. Number 1. Yung number 1 lang. A rubber ball has dropped from a height of 81 meters and rebounded on each bounce 2/3 of the distance from which it fell. So, how many meters did it fall on the fourth descent? So, merong bola na inihagis 81 meters height. Imagine merong building na 81 meters ang taas. At ang bounce niya, yung mauunang bounce na gagawin ng bola ay 2/3 nung height nung naunang yung initial height nung building. Siyempre. So, pag kinuha mo yung 2/3 nun, yun yung unang bounce. Susunod dun na bounce, yung 2/3 ulit nung pangalawa and so on hanggang sa maabot niya yung
fourth descent. Yung fourth descent o yung pang-apat na bounce o yung pangatlong bounce, sorry, na gagawin ng bola. So, para yung geometric sequence din. So, ang first term natin ay syempre yung 81. So, hanapin natin yung mga next terms. So, meron na tayong common ratio. Common ratio na sinabi niya ay 2/3. So, yung maunang bounce daw ay 2/3 ng height nung kung saan siya inihagis. And ano yun na yan? Tuloy-tuloy na yun. Kukunin mo yung 2/3 ng height nung previous para makuha mo yung susunod na term. Yung susunod na bounce. So, ibig sabihin, gagamitin natin yung formula. A sub n is equal to a sub 1 times r raised to n minus 1. So, ang a sub n natin, a sub 2. Kukunin natin yung second term. So, gamit yung ating formula. Ang a sub 1 natin ay 81 times, ano yung r natin? 2 over 3 times n minus 1 is 2. 2 minus 1. A sub 2, 81 times 2 minus 1 is simply 2/3. Mag-multiply tayo ng 2/3. A sub 2, 162 divided by 3. So, multiply 81 times 2 divided by 3. So, ang sagot dito ay 54. So, 54 meters. So, imagine nyo ito. Dito nilaglag yung bola. Ito ay 80. So, yung susunod na bounce, yung maunang bounce, ang height niya ay 54 meters. So, yung susunod na bounce, ano kaya ito? Ano kaya ang height? So, ganun pa rin. Ito ay 54 meters. Yung susunod na bounce ay 2/3 ng 54. So, pwede nyo pa rin i-multiply ito doon. Mas mabilis. Pero, subukan natin gamitin yung formula kung makukuha natin yung tamang. A sub 1 times r is n minus 1. Ang a sub, so a sub 3 ang hinanap natin. Ang a sub 1 natin ay 81 ulit times r 2/3 raised to 3 minus 1. So 3 ang hinanap natin, a sub 3. 81 times 2 raised to 3, quantity raised to 2. So, 81 times 2 squared is 4. And 3 squared is 9. So, i-multiply natin ito. 81 times 4. So, 81 times 4. 4. 32. 324 divided by 9. So, 324 divided by 9. Ilan? 324 divided by 9. So, ay 3. 27. 5. 54. 54. 6. 36. So, yung next bounce is 36. So, yung height ng susunod ay 36. And so on. Yung susunod dyan, 36 times 2/3. 36 times 2 is 72 divided by 3. 72 divided by 3 is 24. Kaya 24 yung susunod na bounce. Kung sa-substitute din natin ito sa ating formula, ganun pa rin ang makukuha. So, sana nakatulong. And God bless.